وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. التقوى التقوى تزودوا فإن خير الزاد التقوى. الله ما شاء الله. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kumusta po ang lahat? Matagal-tagal din Ustad na tayo ay magsama. Hindi inaasahan, unexpected talaga Ustad. Binabati po namin kayong lahat ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawa ay nasa mabuting kayong kalagayan. San man sulok ng mundo, binabati natin yan ng pagbati ng ahat mga Musliman. So, inshallah, no? Ang daming tao na nagiging abala sa mga oras na to. Ang daming tao na nagiging abala sa kanilang pinagkakaabalahan. Tama. Tayo, magiging abala tayo sa ilang minuto sa mga oras na ito. Tama. Sa pakikinig ng munting paalala. No? Tama. Sapagkat ang pagpapaalala, Ustad, ano yun? Tanfaul mu'minin, makakabigay or makakagising sa mga taong matatakutin or mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At alam niyo po, gaya po na nasa caption natin, ang bibigyan natin ng topiko o munting kaalaman patungkol sa katuruan ng Islam ay patungkol sa ang pamumuhay sa mundo. So, sino mauna, Ustad? Ikaw na ba? Ako muna. Sige. Mga kapatid sa pananampalatang Islam, ang pamumuhay sa mundo. Ang pamumuhay sa mundo, mga kapatid sa pananampalatang Islam, ay sabi nga nila, weather-weather lang. Weather-weather lang. Oo, ha? Hindi lahat masaya. Mm-hmm. Of course, meron din itong kaakibat na kalungkutan. At hindi rin naman lahat kalungkutan, meron din naman itong kasiyahan. Sa lahat ng bagay, mayroon itong kaakibat, mga kapatid sa pananampalatang Islam. Sa kahirapan, may kaginhawaan, di ba? Sa kaginhawaan, mayroon ding kahirapan. Lahat ng bagay may kaakibat, mga kapatid sa pananampalatang Islam. Pero eto ang pinaka-importanting bagay na nais kong ibahagi sa inyo sa mga oras na ito, at inshallah susundan ni Ustad Rod, no? Kasi busy po siya nagda-drive. Mahirap na matikita. Alam niyo ba, mga kapatid sa pananampalatang Islam, anumang tamasahin natin or kalagayan natin sa mundong ito, sa pamumuhay natin sa mundong ito, unang bagay na dapat mapaloob sa bawat isa sa atin ay hindi tayo nawawala sa pagsamba sa nag-iisang dakilang lumikha. Yan ang una. Kasi mayaman ka man, sa mahirap ka man, nasa kaginhawaan ka man, kahirapan ka man, nadadalian ka man, o nahihirapan ka man, kapatid, ang tanging importante sa ating bilang tao sa mundong ito ay yung taong sumasamba sa dakilang lumikha. Subhanallah. Kaya nga sabi ni Allah sa marangal na Quran, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sabi ni Allah sa marangal na Quran, walang kadahilanan or hindi ko nilikha ang mga tao at mga jin illa, maliban na lamang na ako ay sambahin nila. Sambahin natin si Allah subhanahu wa ta'ala. And that's the most important thing ng pamumuhay natin sa mundo ito, mga kapatid sa pananampalatang Islam. Kaya mga kapatid sa pananampalatang Islam, anuman ang kalagayan natin, anuman ang tinatamasa natin sa mga oras na ito, masaya ka man, malungkot ka man, may problema ka man or wala, nahihirapan ka man or nadadalian ka man, kapatid, tanungin mo ang iyong sarili kung ikaw ba ay sumasamba sa dakilang lumikha. Masha'Allah, mga kapatid sa pananampalataya. Ustad Rod, ikaw naman Ustad, anong masasabi mo sa pamumuhay sa mundo, Ustad Rod? Tatanungin ko muna kayo at maaari nyo rin naman sagutin. Ano ba yung bagay na pinaggugugulan mo ng oras mo dito sa mundong ito? Tama, oo. Check mo yung sarili mo. Okay. Saan mo inuubos yung oras mo sa mga oras na ito? Saan ka ba nagiging abala? Saan yan? Maaaring nga ba ang tao, kayamanan, gusto nila maging mayaman. Gusto nila na dumami yung pera nila, maaari. Yung iba naman, gusto nila sumikat. Nagpapasikat sila, sige. Sa kayamanan, paangatan, sige. Magpapataas ng katungkulan, andun ka ba? O dun sa mga tao na wala lang, hangad mo lang na mabuhay, na wala kang ginagawa. Tama. Kapatid, dun sa mga binanggit natin ngayon, kung
ikaw ay ginugugol mo o nauubos ang oras mo sa mga nabanggit natin na negatibo o hindi maganda, dapat mo sorigin ang sarili mo na mali yung ginagawa. Bakit? Binanggit ni Ustad kanina, wama kalaktol din na walins illa liyagudun. Ano bang dahilan ng pamumuhay mo din sa mundo? Hindi ka nilikha para sumikat. Tama. Hindi ka nilikha para yumaman. Hindi ka nilikha para tipunin yung mga perang nasa paligid mo. Nawala ka din sa mundo para, ano pa ba yan? Puro makamundong bagay, paramihan, pagandaan ng kotse, motor, maghangad ng magandang asawa, poging asawa. Nagpapahiwatig ka ata, Ustad. Illa liya'budun. Maliba na lamang na sambahin mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Yun lang. That's it. Pero maraming nagkakamali sa mga sa bagay na yun. At nakakalungkot yung parte na yun, Ustad, no? Gaya na lamang ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran. Ang buhay natin dito sa mundong ito, I mean, itong dunya, ang mundo na ito, para tong ano eh, bulaklak, namumukadkad sa kagandahan, di ba? Bili kang bulaklak, pitas ka. Ang ganda, rosas, ang bango-bango. Pero hindi magtatagal yung bango niyan. Hindi magtatagal yung kagandahan ng bulaklak na yan. Posibleng araw lang, tapos na yan. No? Maging malalanta, magiging abo, tapos na. Yun yung dunya. Itong iniipon mo na pera, yung kasikatan, or pinapag-ipunan mo, pinapaggugulan mo, kung hindi yan para sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala, magiging abo at walang kwenta yan kung hindi yan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. No? Yun yung isa sa nakakalungkot, no? Na sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala, bal tu'tiruna al-hayata dunya. Karamihan sa mga tao ay binibigyan nila o mas pinipili nila ng higit ang dunya, Allah, ang makabundong bagay. Ang makabundong bagay, la ilaha illallah. Hindi pa ba sapat yung sinabi ng mga yung mga paalala sa atin na ang mundo lilipas tapos lahat tayo ay pupunta kay Allah subhanahu wa ta'ala, no? Wal akhiratu khairu wa abqa. Ang kabilang buhay ay mas mainam at nananatili. Abqa, hindi lumilipas, panghawang buhay talaga. So inshaAllah ta'ala, yun maikling paalala na yun, na ang pamumuhay natin din sa mundong ito, hindi dapat natin isa puso na permanente tayo dito. Hindi dapat natin isa puso. Ito yung short, ito yung summarize na sinasabi ko ngayon, na sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirun sabil. Masha'Allah. Ito yun, advice ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na magandang gawin mindset natin bilang isang Muslim, na napakaganda, no? Confid dunya, manatili o manahan ka dito sa mundong ito na para bang naglalakbay ka lang. Estranghero o abiris sabil. Estranghero o naglalakbay ka lang. Ano yung definition natin bilang isang manlalakbay? Mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, di ba? Isang manlalakbay, ang mindset niya, tatahakin ko lang itong daan na to, hindi ako dito mananatili. May baonan ako, daladala ko, sakto lang para sa pupuntahan ko. Manlalakbay, eto, in short, manlalakbay tayo dito sa mundong ito, tinatahak lang natin itong daan na to sa mundo na ating kinatatayuan ngayon, na meron tayo daladalang baon. Ano yun? Takwa. Takwa. Tazawwadu fa inna khayr zad at takwa. Allah. Mashallah. Magbaon, ang baon natin takwa sa puso yun. So, inshallah, yun lang. Maikli, pero Malaman. Kaya mga kapatid, sa pananampalatang Islam, karagdagan dun sa sinabi ni Ustad Rod, alam niyo po mga kapatid, sa pananampalatang Islam, sabi nga nila, ihris ala mayanfa'uk. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagbigyan mo ng importansya, alagaan mo, protektahan mo. Ha? Bigyan mo ng seguridad yung mga gawain or mga bagay na makakapagbigay sa iyo ng benepisyo, especially sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapatid sa pananampalatang Islam, ang dunya, ang mundo ay lugar na pagsasagawan natin ng pagsamba kay Allah. Once na nawala ang mundo, ang tanging magiging baon mo lang ay yaong takot at mga natipon mong mga mabubuting gawain kay Allah subhanahu wa ta'ala. Other than that, pag nawala ang mundo, mawawala din lahat po yan mga kapatid sa pananampalatang Islam.
Kaya in short, mga kapatid sa pananampalatang Islam, tazawwadu fa inna khayra zad at taqwa. Allahu Akbar. Magbaon tayo at ang pinakamainam na babaonin natin ay ang taqwa at takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatang Islam, kahit sa munting oras lamang po nang tayo nagsama-sama at nakabahagi ng munting kaalaman para sa ating mga kapatiran, maraming salamat po sa ating lahat. Sana po patuloy niyong tangkilikin or panoorin, i-share ang ating mga video sa ating mga programa mula po mismo sa Tambayang OK, The True Message of Islam at ang Ahmad Javier Foundation. At ang usapang dunya at din. Dunya at din. At of marami course, marami tayong papag-usapan pa. Yes, ang lahat ng ito, ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mubarak Fresh Food na ginawang madali sa atin ang Halal Food. Masha Allah.